ang isa sa maituturing na pinakamautak at pinakaemosyonal na point guard sa kasaysayan ng liga. 6-time PBA All-Star, 1993 Mr. Quality Minutes, 2-time Mythical First Team, at 9 na beses na hirang na kampyon. Siya po si Roderico Cesar Escueta Racela, o mas kilala sa tawag na Olsen Racela. Siya naman po ang pag-uusapan natin ngayong araw para sa pagpapatuloy ng ating buhay PBA player segment. At kung gusto mo ding mapanood ang buhay ng iba pang mga dating manlalaro, nasa baba lamang po ang link papunta sa kanila. Si Olsen po ay mula sa lungsod ng Quezon at bata pa lang ay pagbabasketball na ang kinahiligang laro. Ayon nga sa kanyang mga magulang, ang pangalan pong Olsen ay nakuha nila dahil sa siya ay pinanganak noong All Saints Day. At ang pangalan naman ng kanyang kapatid na si Nash ay nakuha dahil sa ito ay pinanganak noong National Heroes Day. Una muna itong nakatikim ng kampiyonato noong siya ay naglalaro pa para sa Ateneo Juniors Team. After naman ng high school ay pinangarap niyang makapaglaro para sa University of the Philippines, nakatatapos lamang magkampiyon noon, kaya naman doon niya naisipang mag-tryout, nga lang ay hindi siya natanggap. Muli naman siyang nagbalik sa Ateneo at doon naman ay sumubok siya sa kanilang college varsity team. Ngunit sa ikalawang pagkakataon ay hindi pa rin siya natanggap. Buti na lamang at kaibigan ng nanay ni Olsen ang nanay ni Coach Chot Reyes at sa pakiusap nito ay naipasok siya sa team. Pero naatasan lang muna siyang maging practice player ni Chot Reyes dahil nga sa ang kapatid nito na si Jun Reyes ang nagsisilbing primerong point guard nila kung saan naging 2-time MVP pa ito ng UAAP. Hindi masyadong napapansin noon si Olsen dahil nga sa bukod sa manipis ang kanyang pangangatawan ay hindi naman ito shooter or athletic at tanging bilis lamang at sipag sa court ang kanyang bentahe. Sa koponan ng Ateneo ay muli siyang nakakuha ng kampiyonato bago naman naglaro sa amateur league na PABL pagkatapos niya sa kolehiyo. Bukod dyan ay naglaro din ito para sa ating national youth team bago tumulak sa PBA. At ito isang trivia lang, si Chot Reyes po ang naging high school coach ni Olsen sa Ateneo, siya din po ang naging coach nito noong kolehiyo at siya din ang pumili sa kanya sa PBA draft noong ito ay coach pa ng Pure Foods. Taong 1993 ay tuluyan na nga itong pumasok sa PBA at kagaya nga ng inaasahan ay nakuha siya ng koponan ng Pure Foods bilang kanilang round 2 pick. Dito ay nagsilbi siyang backup ng point guard nilang si Dindo Pumaren dahilan naman upang maging limitado lamang ang minutong na ibibigay sa kanya. Ngunit dahil na din sa kanyang determinasyon ay unti-unti niyang nakuha ang kanyang lugar sa team at sa tulong niya ay dalawang kampiyonato ang kanilang nasungkit. Dito na napansin ng kasalukuyang coach noon ng San Miguel na si Ron Jacobs ang potensyal ni Racela at agad itong inalok na maglaro para sa kanila at maging kanilang primerong point guard. Bagay naman na agad na tinanggap ni Olsen and the rest is history. Sa pangunguna ni Racela at sa pagdating na rin ng mga bago nilang manlalaro ay dinomina nila ang liga sa mga sumunod na taon. 7 kampiyonato ang kanilang nakuha at isa si Olsen sa naging dahilan nito. Dito ay naging kakampi niya ang 1999 Rookie of the Year na si Danny Siegel at ang 2-time MVP na si Danny Ildefonso. Sa mga panahon na ito ay 2 beses din siyang napasama sa ating national team. Una ay noong 1998 Centennial Team at naulit naman noong 2002 sa Busan, Korea. Taong 2011 sa edad na 4 na po ay siya ang naging pinakamatandang player na aktibo pa ring naglalaro sa liga. Ngunit sa katapusan nga ng taon na ito ay tuluyan na itong nagretiro. Sa kabuuan po ay tumagal ng 18 taon ang kanyang naging PBA career. Bilang pagpupugay naman sa kanyang mga nagawa para sa koponan ng San Miguel ay iniretiro nila ang kanyang jersey number 17.
After ng retirement ay naging coach naman siya ng ating RPU team. Bukod dyan ay naging bahagi rin siya ng coaching staff ng SMB na tumagal din ng 3 taon bago naman siya napunta sa San Mig Coffee Mixers at kalaunan nga ay sa koponan ng Ginebra. Sa ngayon po ay nananatili siyang assistant coach para kay Team Cone at siya din ang nagsisilbing head coach ngayon ng FEU Tamaraws sa UAAP. So yan po ang naging kwento ng buhay basketball ni Olsen Rara Rasela. Isang patuloy lamang na kapag may tiyaga ay may nilaga at walang mahirap sa taong nagsisikap. Ito pong muli ang inyong PH Sports Bureau. Manatili pa rin nakasubscribe sa ating channel dahil bukas sa ganap na 3:00 ng hapon ay may isa na namang dating manlalaro tayong kakamustahin. Hanggang sa muli! I love you. I hope I made you proud. Thank you!